Hi guys, magpapakilala nga pala ako sa inyo. Ako nga pala si Ana, 28 anyos. Nandito ako nagtatrabaho ngayon sa Kuwait. Ito ang buhay ko, buhay katulong. Pero masaya. Gusto ko lang sanang magkwento sa inyo tungkol sa buhay ko. Gusto kong magbigay ng mensahe lalo na sa mga kabataan ngayon. Sa mga kabataan na tinatamasa yung kasiyahan, sarap ng buhay, yung paupo-upo lang. Kasi yung kabataan ko, hindi maganda. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Bata pa lang ako, pinaramdam na sa akin yung totoong buhay. Bata pa lang ako, naranasan ko na yung hirap. Hindi ko man lang naranasan yung totoong masasarap na pagkain, mga bagong tsinelas. Hindi ko naranasan yan. Naranasan ko lang yan na nagtrabaho na ako. Ito nga pala ang mensahe ko sa mga kabataan ngayon. Gusto ko iparamdam nyo sa mga magulang nyo na mahal nyo sila. Gusto ko kapag binigyan kayo ng mga bagay-bagay, na kapag sinabi nyo sa kanila na, Mama, bili nyo ako ng bagong damit. Mama, bili nyo ako ng bagong sinilas. Mama, bili nyo ako ng bagong bag. Pag binilhan kayo, kayo na yung pinakaswerteng bata sa buong mundo. Kasi maraming mga bata na hindi nakakaranas ng ganyan. Gusto ko mahalin niyo yung magulang niyo. Kaya ako sinasabi yung mga ganitong bagay kasi karamihan sa mga bata ngayon nakukuha na lang agad-agad lahat ng gusto. Kapag sinabi nila na mama, bili mo ko ng ganito, ganyan, andyan na agad, wala man lang kahirap-hirap, hindi man lang inabutan ng buwan, taon. Pagka sinabi, maya-maya nandyan na. Gusto ko na ma-appreciate nyo yung mga magulang nyo kapag ginawa nila sa inyo yun. Sana itong kaunting mensahe ko makapagbigay aral man lang sa mga batang kasalukuyan ngayon. Na kahit pa paano ay magpasalamat sila sa mga magulang nila na lumaki sila na masaya, kompleto at nai-enjoy nila yung kabataan nila. Kasi alam mo, sa pagiging bata, minsan lang yan sa buhay natin kapag tayo ay tumanda na, ang pagiging bata ay pangarap na lang. Kapag tayo ay matanda na, ang pagiging bata ay nasa isip na lang natin. Kapag tayo ay matanda na, ang pagiging bata ay nakakaingit na. Sa sarili kong karanasan, ang masasabi ko lang sa sarili ko, tanggap ko lahat ng mga nangyari sa akin. Yung hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral, yung di ko man lang naranasan ang mga bagong damit, di ko naranasan yung mga bagong bag. Bago lahat, di ko naranasan yung paglalaro ng kabataan ko. Pero masaya ako kasi tanggap ko lahat ng mga nangyari sa akin. Ganun talaga ang nangyari.